Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Julian Herrera at pamilya, Dali at Gemma Leonon, Mendoza at Manaloto family, Emmy Reyes, Litas at Tony Borromeo at pamilya, Orlando Sembrano. Para sa kagalingan ni Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Gemma Lipon, Ernesto Palma, Bishop Eugracias Iniguez at Bishop Broderick Pabilio. Para sa kaluwalhatian ng mga kaluluwa ng mga Yabawang Joanna, Herly, Melanie, Andrea, Pablo, Melo, Remedios, Angel, Shai, Gabriel, Edwin, Carlin, Rodolfo, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Gayun din sa maganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano patindi ang aming pangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ang pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga tao na sa pamahalaan, lalo na yung mga mananatiling matuwid at magpapatuloy ng lingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang pananindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, tulad ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik-loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pangpolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga lukha, ang mga walang wala at ang mga lalong nangangailangan sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na ang gawin namin sa mga maliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating pananabong diliwang na ito, sasama natin sa ating pananalangin ang aring pasasalamat at natatanging kailingan ni na Rafael Flor Odeta Tivet-Torelio, Ryan and Jasmine Yu, Pamilya David at Dela Cruz, Leo at Celestina at Ana Maritiu, Rosmar Paming, Cecily Rivera, Alex at Chimang Darawog, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Mary Santos, Aurora Silungan, Nanget Marisa de la Cruz, Michelle Esteban, Elma Labrador, June at Soli de Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Marat Marie Valentino, Noel at Zeni Galvez, Jean Silungan, Vidal at Marieta Perol, Ana Carmela de Guzman, Dr. Abensay Labanaag, Edgar at Aida Cunanan, Celia San Felipe, Eric at Afig Magbo, Alicia Tercega Villacrucis, Aida Resurrection, Renet David de Leon, Cesar at Lolita Nicolas, Seni, Selim, Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Mark Sherry, Reynaldo Feliciano, Mardo at Mary Grace Liano, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Janet Ipascual at Indy ng Indy Community, Janet at Christopher Lo, Antonio Victoria Sanchez, Nila Nigolo, Reverend Father Robino Pensunit, Bishop Dennis Villarobo,
at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kaligalingang pamilya. Pangakasapin ng Naisang Kulungu, Solid Child Council 6737 ng Bustos, Bulacan at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan. Mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cabao, Bustos, Bulacan. Dito at Karen Beryl de Dios and Bilang Josie Lazaro. Mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PFO, Carl Dominic Placido, Carl Gabriel Valdez, Kim Daniel Placido, Jolie Adriana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camille Lazaro Aquino, Pining Milen Reba, Nigat Evelyn Riliera, Arma at Timi Isma, Ruega Miliedo, Jem Tamani, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Demi Limbuna, Susan Dumaday, Reina Tinabaw, Emilita de la Cruz, Jima Joel Lingen, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Nurin, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Onaisa Capina Monera, Dr. Carol Enendiquez, Dr. Alat Yvonne Guimara, Dr. Chester Calabis, mga doktor at medical staff, ng Arlidia Fatima Hospitals, Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma Medical Center sa Bayimbong, Mero Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Parliament Hospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners sa pagsulpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gayon din ang mga kawalinang pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng Lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villanit, Eric Camaroy, Corazon Rodriguez, Alicia Nevega, Aris Ann San Miguel, Jose Ina, Timoteo Rueda, Capistrano Mandero, Samantha Osea, Jody Santiago, Marian Maravilla, Jero Del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Dito Soriano, Enrico Villanueva, Benamin Valerio, Rami Banaa, Dolores Lojero, Feli Victoriano, Lucy Nita Paming, Renel Nino Leguador, Minda Saison, Reggie Garcia, Sam Ingal, Dr. Harold Ramil, Alvin David, Ricardo de Romelia, Edwin Aida Gumapas, Arthur Cruz, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Jed Marcelo, Jean Claudia Nebres, Marco de Leon, Dr. Benjamin Miranda Jr., Maria Victoria Peter Rosario Pamilya, Rowena Albayani, Daniel Babaran, para sa karawan ni Nadine Kabandit, Olive Pasion, Raisa Joy Penalba, Jenny Domingo, John Edward Hernandez, Victor Cruz Jr., Hazel Cruz, Leo Cruz, Al Velasco, Rudolph Bernardino, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Sindonia, Viviana Gil Sila, Isabella Leticia, Evelyn Puloy, Dean Raquel, Frederick Nelson, Nicolas Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Mihandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Fedora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Marie Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicidad, Gondelena, Jose Pipito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Reynaldo, Dennis, Remedios, Juanita, Marina, Gaspar, Mario, Corintasyon, Margie Will, Beluchito, Alberto, Pedro, Victoria, Juani, Julie, Ernesto, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, hindi naman mga namayapang mga lektor ng diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kahindangan ka ng Diyos kaya dumulog tayo sa mawing Panginoon na nagpapatawad sa atin ang lubos. Silugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalyay ang mga makasarami ng sisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanila ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangirihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinaabagan at pinagbibigyan upang kinampok ng iyong paumulo at pagsubaybay ay muli mong ikalugon at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong din yon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur, ng Kabaong. Sila noo'y nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, minawakasan ko na ang pangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templo nito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Okonyas, anak ni Haring Hokayo ng Huda, at ang lahat ng bihag ng taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias ng narinig ng mga saserdote at ng lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen. Ganyan nga ang sabi ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik nawa dito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit, pakinggan niyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tangyan na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iira ng kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng balili ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin ito, magsabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglilingkod kay Nabucodonosor at magkagayon na sila'y paglilingkod nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo na isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw nga ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong din ito sapagkat pinuruan mo ang bayan na maghimagsik laman sa Panginoon. At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yung tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan upang hindi mapahiyat tamoy ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay-bulay sa ligay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sumin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Oo, nituro mo sa akin ang utos mo upang sunod. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala, nasa laot na doon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ng mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papalyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya tumunsan si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit ang napansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumuko. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alindangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumabig sila ng dawa at lumuong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupain iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya pinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipuman lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang himala na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang paglalakad sa ibabaw ng tubig, na kung saan ang mga alagad sa kanilang pagkakita sa ating Panginoon ay hindi kagad siya nakilala at sa kanilang pakiwari ang ating Panginoon ay isang multo. Kaya nga ang sinaw nila, multo, sapagat akala nila, hindi si Jesus ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Subalit kagad nagbigay ng pampalubag ng loob ang ating Panginoon. Agad pinayapa ng ating Panginoon ang kalooban ng kanyang mga alagad, ng kanyang sinabi, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nang si Pedro ay hindi makapaniwala sa ginawa ng ating Panginoon na paglalakad sa ibabaw ng tubig, siya mismo ay nagsabi sa ating Panginoon, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papayagin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon ay halika, at sa kapangyarihan ng ating Panginoon, si Pedro ay nakalakad din sa ibabaw ng tubig. Sapagat sa Diyos ay walang imposible, ang lahat ay mapangyayari. Kaya nga kahit si Pedro bilang isang tao lamang ay po pwedeng panglakarin ng ating Panginoon maging sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po higit pa roon ang kayang gawin ng ating Panginoon. Sumalit kaya niya ito ginawa upang nang sa gayon ay makilala siya ng mga alagad na siya nga ang tunay na Diyos, na siya nga ang Panginoon, na siya nga ang makapangyarihan, na kaya niya ang maraming bagay na sila dapat na magtiwala at manampalataya sa kanya. Subalit mga kapatid, si Pedro, tinuya niya ang ating Panginoon. Si Pedro, hinamon niya ang ating Panginoon. "Panginoon, kung talagang kayo yan," yun ang kanyang banat sa ating Panginoon. Kaya nga hinamon niya na kung talagang si Jesus nga ang nagsasalita sa kanilang harapan, papayanin si Pedro sa lugar ng ating Panginoon sa paglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po mga kapatid, tuminsan sa buhay natin, ganun din po ang ginagawa natin sa Diyos. Yung po bang may mga pagkakataon, hinahamon natin ang Diyos. Nagtatanong tayo sa Diyos. Kumbaga tuminsan, nagre-reklamo tayo sa ating Panginoon. "Panginoon, kung talagang buhay ka, bakit ako nangihirap? Panginoon, kung talagang buhay ka, bakit ako pa'y namatayan? Panginoon, kung talagang buhay ka, kung talagang Diyos ka, bakit ako nagkakaganito?" Kaya nga po ang dami nating tanong. Hindi naman masama na tayo magtanong sa ating Panginoon. Pero kung minsan,
hinahabol natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang ginagawa natin, inuutusan natin ang ating Panginoon sa ating sariling kagustuhan, sa ating sariling kaparaanan. Kaya nga po may mga pagkakataon, sinasabi natin sa Diyos, kung talagang Diyos ka, ganito ang gawin mo sa buhay ko. Kung talagang Diyos ka, para maniwala ako sa iyo, ganito ang gusto ko, ibigay mo. Kaya nga po kapag ganun ang ginagawa natin, hinahamon na natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, baka mamaya kapag pinagbigyan tayo ng ating Panginoon, tayo naman ang umatras sa hamon ng ating Panginoon. Kaya nga po na hinamon ni Pedro ang ating Panginoon, paparyanin niyo ako, naglakad siya sa ibabaw ng tubig sa kapangyarihan ni Jesus. Subalit sa kanyang paglalakad na ito, nung sinabi ng ating Panginoon na halika, si Pedro naman ang nawala ng tiwala sa ating Panginoon. Sapagat nung nakita niya ang malalakas na daluyok ng mga alon sa kanyang paligid, siya'y biglang natakot at nagsimula na lumubog si Pedro. Kaya nga ang sabi ni Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, sagipin mo ako. Panginoon, iligtas po ninyo ako. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa kanya, napakaliit ng iyong pananalig. Kaya nga kapag tayo ay nakatingin sa ating Panginoon at tayo ay malakas na pananalig, anuman ang daluyong ng alon sa ating paligid, ito ay hindi natin katatakutan sapagat ang ating Panginoon ang siyang ating palagi na tinitignan at kinakapitan. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, ito ang pinakita sa atin ng ating Panginoon. Si Pedro, nung simulan niya na siya ay lumingon, nang nagsimula siya na siya tumingin sa mga alon at hindi na siya tumitig sa ating Panginoon, doon nagsimula ang kanyang paglubog. Kaya nga po ganyan din ang nangyayari sa atin sa buhay kapag tayo lumalayo sa ating Panginoon. Hindi ang Diyos ang nababawasan. Tayo mismo ang nababawasan kapag lumalayo tayo sa ating Panginoon. Tayo mismo ang nalalagay sa alanganin. Sapagat kailanman, hindi mababawasan ang Diyos sapagat si Diyos kailanman hindi malalagay sa alanganin ng Panginoon sapagat siyang nakaalam at makapangyarihan sa lahat. Subalit kapag tayo naman ang lumalayo sa ating Panginoon, tayo mismo ang gumagawa ng ating sariling suliranin. Kaya nga po kumisan, may mga tao nagtatanong sa ating Panginoon, no? At madalas ito po yung sinasabi kapag ka po meron na iba na mga kapatid tayo na kukumpisan, kinukumpisan ng iba, ay Father, pasensya na po, sana ipatawarin ako ng Panginoon kasi humihina po ang aking pananampalataya sa Diyos. Kaya kapag ka tinanong mo yung tao, eh bakit naman humihina ang pananampalataya mo sa Diyos? Ay hindi ko po alam, Father. Pero pag tinanong mo, nagsisimba ka pa ba? Hindi na po. Nagdarasal ka pa ba? Hindi na po. Tumatawag ka pa ba sa Diyos? Hindi na po. Kaya nga po ang sagot, nandun din sa sariling isipan at sariling kalooban ng tao na lumalayo sa ating Panginoon. Kaya nga po kapag lumalapit ka sa ating Panginoon, lumalakas ang iyong pananampalataya. Pero kapag ka lumalayo ka, at the same time, tumatalikod ka pa sa ating Panginoon, huwag mong talungin ang Diyos, bakit lumiliit ang iyong pananampalataya? Bakit umihina ang iyong pananampalataya? Sapagat hindi ka pumupunta sa pinakabukal ng pananampalataya na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya wala yung pinagkaiba kapag ikaw ay nasa isang disyerto at doon sa isang disyerto ay mayroong bukal na kung saan ay bumabalot ang tubig, hanggat malapit ka sa bukal ng tubig, hindi ka mauuhaw. Pero mentras na ikay lumayo na sa pinagmumulan ng tubig na ito at wala kang makuhanan ng tubig sa ibang lugar, huwag mong tatanungin ang sarili mo, bakit ako nauuhaw? Bakit wala akong makuha ang tubig? Sapagat ikaw mismo ang lumayo sa mukal ng tubig. Kaya nga po ganun din sa ating Panginoon, kapag humihina ang ating pananampalataya, tanungin din natin ang ating sarili. Baka naman, hindi natin pinakakain ng maka-spiritual na pagkain ang ating sarili. Kaya nga tayo mismo ay humihina sa ating pananampalataya. Ganyan po naman mga kapatid, kapag tayo naman ay dumadalo sa mga pagdiriwang ng bananalista, hindi rin sapat na tayo nagsisimba lang. Baka mamaya, simba ka ng simba, pero nagtatanong ka pa rin, bakit mahina ang aking pananampalataya? Bakit mababa ang aking pananalig? Sapagat maraming mga kapatid, baka nagsisimba ka lang, nandunod lang ang katawan mo, pero ang kalooban mo, wala naman sa pagdiriwang.
Baka nagsisimba ka lang sa iyong katawan, pero ang espiritualidad malayo sa ginagawa sa loob ng simbahan. Baka nagsisimba ka lang, pero hindi mo naman inalanda ang pagdiriwang ng banal na misa. Baka nagdarasal ka lang, puta ka lang ng puta, na kagaya ng manok o kaya kagaya ng loro, salita ka lang ng salita, pero hindi mo naman inalanda ang babat mong sinasabi, hindi ka naman nakikipag-usap ng masinsinan sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang kanyang pinapakita sa kanyang mga alagad, huwag silang mag-alinlangan. Tunay na si Jesus ang ating Panginoon, kaya nga si Jesus lamang ang makasasahip sa kanila. Kaya kung papaanong si Pedro sa kanyang paglubog ay sinanip ng ating Panginoon sa bawat nating paghihirap, sa bawat nating mga sugerini, sa bawat nating mga pagsubok at mga trahedya na dumarating sa amin, ang ating Panginoon, ang ating palagi ay ating lapitan. Ang ating Panginoon, ang palagi ay ating puntahan. Nang sa gayon makahanap tayo ng kagaanan ng loob mula sa ating Panginoon at mapagtanto natin kung ano ang dapat natin gawin upang nang sa gayon malagpasan natin ang lahat ng ating mga pasani at mga mabibigat na bagay sa ating buhay. Nang tayo lahat ay patuloy na lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos na palagi ay tumutulong sa atin. Mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo, manalangin tayo na may pananalis sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangailangan. Sa bawat panagbita ng ating pinitutugon, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo na way sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawak ng matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may pamahagi ang kayamanan ng daigdig, upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway masyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Aba namin nasa langit, bigyan pansin kanin na makailangan ng iyong habag. Punoy mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, at huwag mo kami ipahintulot na mawalay sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalunod-lubod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming bilig ka para man ang awa, gawin mong banal ang mga ari namin iyo sana ang kalundan at kami gawin mong hain sa iyo laging nakalaan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aking Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. O madaming mga pangilinhan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mamunang umako sa pananagutan. Dalangan mo magbagong kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nananig, at ang kamatayan ay kanyang ganunding. Kaya't siya aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga nalilito sa halal ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya pa makita ninyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang akunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang nagharap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis namin Obispo at ng Tanang Kapalan. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Reina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kamiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Abang makapangilinan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lupa para ng satang
hinihiling namin kariya Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumay niyo. At sumay niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mababagpatid ko si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo minaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Orantia Imperata, kaugnay ng COVID-19. Habang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito. At kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkunin nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa kabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwaman sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kami hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay, ay gawin mo maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang Diyos.